Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, i-unbox natin yung Ipega PG9157 Bluetooth wireless controller. So stay tuned guys. So welcome back guys. So ngayon, sisimulan na natin yung unboxing ng Ipega PG9157. So as the time of the filming guys, ang presyo ng Ipega sa Lazada is 639 pesos. Yan. So simulan na natin. So sa box ng Ipega, makikita natin yung image ng Ipega controller, yung PG9157, tapos yung mga supported features niya or yung mga features mismo ng Ipega. Supported niya daw yung iOS and Android, tapos Windows 7, Windows 8 and Windows 10. Tapos meron siyang telescopic stand at yung wireless transmission niya is Bluetooth 4.0. Sa left side, wala tayong makikita at sa right side. So sa likod naman, makikita natin yung features niya. Sabi, new upgraded game patch specially designed for shooting games such as PUBG, Rules of Survival, Fortnite, and etc. Connect and play, easy to operate, no app needed. So rekta na daw. Applicable devices is for Android smartphone, tablets, Windows PC, iPhone, and iPad. Bluetooth version 4.0 lag-free experience and telescopic support for phone can be placed in the position. Easy to play games. Na mas madali daw gamitin kasi may kabitan ng smartphone. And made in China. So, wala nang ibang laman. So, ang laman ng box ng Ipega is yung Ipega controller. Ayan. Ang nakalagay sa parang plastic. Tapos, yung parang stand na ikakabit natin sa kanya para makabit natin yung smartphone. So, buksan na kagad natin. Ayan. Yung parang strap. Yung hook. Tapos, yung micro USB. 2 USB niya para sa pag-charging. So, bali yung Ipega is meron siyang 380 milliamp battery. Tapos, para ma-charge siya, kailangan mo siyang i-charge ng 2 hours straight. Yan. So, importante, basahin natin yung manual. Kasi napaka-importante ng manual na to. Malalaman natin dito kung ano yung mga pwede nating gawin or paano siya i-prepare sa mga ibang smartphone. So, meron siyang English. Ayan, yung mga instruction. So, pwedeng direct play daw para sa iOS, para sa may mga Apple product. At syempre, para din dun sa may mga Android. And Chinese. So, Chinese in English lang yung manual. Ayan, so, ito na yung pinaka-controller na Ipega PG9157. So, yung controller niya, made out of ABS plastic. So, plastic lang lahat. And ito yung D-pad. So, medyo okay naman yung feeling ng D-pad controller. Tapos yung analog. Ayan. X, Y, A, B. Okay din. Select start. Tapos yung Ipega sa gitna, yung pang pair. Yung buttons. Left buttons, right buttons. Left trigger, right trigger. Tapos yung charging port niya, micro USB. Tapos sa likod is nakalagay DC 5 volts, 500 milliamp. PG9157 yon, made in China. And so, para i-pair daw siya sa Android, so binasa ko na yung manual guys, kailangang pindutin natin yung Ipega tsaka A button sabay. So, para mag-pair siya sa Android, A button. Yan. So, pag mabilis na nagbiblink, ibig sabihin yan, searching na siya. Naghahanap na siya ng pagpe-pairan. So, bago natin siya i-pair, napapakita ko yung clamp niya kung paano ikinakabit. So, ito yung clamp. Bali, itong yung parang letter C na clamp. Ito yung ilalagay natin. So, sisimulan mo siya dito sa taas. Yan. Tapos, dito sa may ilalim, iaanom siya hanggang sa mag-clip. Pupush mo. At sa pag nag-push na siya, magiging ganyan yung itsura. Yan. Tapos ito, yung parang may spring para itataas mo. So,
Para ma-pair mo siya sa Android, kailangan pindutin yung Ipega na button, letter A, pairing na siya sa Android, searching siya. Tapos kung Apple naman yung products nyo, yung mga iOS, Ipega plus Y naman ang combination. Yan. So habang nagsisearching siya, ipipair natin siya sa Realme 5. I-pair natin siya gamit yung Bluetooth. Yan. So searching. Tapos pipindutin natin yung search. So, repeat ko yung step guys. Pindutin yung Ipega plus A button para magsi-search siya ng Android devices. Searching na siya. Tapos, pupunta tayo sa Bluetooth settings ng kahit anong smartphone nyo. Tapos, pindutin yung search. Tapos, lalabas is PG9157. So, i-click natin yung PG9157 para mag-pairing sila. So, connected na yung PG9157 na controller sa Realme 5. Ayan. So, na-paired na natin yung Ipega 9157 sa Realme 5. So, ngayon, te-testing na natin siya sa Call of Duty Mobile. So, gumagana. So, hindi ko alam kung ano yung button para makapag-multiplayer tayo. So, X yung para sa ready. So, yung left analog is para sa pag So, left yung analog para sa paglakad, tapos yung right analog sa pagtingin. So, Y yung map. So, hindi pa masyadong optimize yung Call of Duty. Switch. So, hindi pa masyadong paired. So, ngayon naman guys, titestingan natin yung Ipega PG9157 sa Player Unknown Battleground. So, sa PUBG Mobile. So, parang lahat naman ng buttons gumagana sa PUBG. And syempre, sana yan lang yan dahil ngayon lang ako gumamit ng controller dito. Parang ano tayo, parang hirap pa. Pero gumana naman lahat ng buttons. So, pag pinindot natin yung left trigger, ginagawa niya yung look lang, hindi gumagalaw yung character. Tapos, pag pinindot natin yung A, jump, X, dapa, tapos B, crouch.
yung Y map. So, ang layo natin, pwede na tayong pumunta doon. Kakabarila na sila. E. Layo natin, patay tayo, busy tayo. First item natin, crossbow. My God. Labang iba. Labang ibang item. My God. Bida pa. Napatay pa natin siya. Paano pumulot? Hindi ko mapulot. Hindi ko mapulot. Ba, hindi man ako nakakuha ng barrel. Dami namang mapupulot. Ito pang ay ito pang bow and arrow. Tumunin nyo. Yo, meron na tayong shotgun. Meron na tayong helmet. Protection. Hindi ko alam kung paano mag-open. So, ito pala yung open. So, gagamayin nyo na lang yung so, up. Up sa D-pad yung pulot. Tapos yung open is yung down button. Yan. So, gamayan lang guys. Siyempre sa una, hindi mo pa alam kung ano yung button. So, pag ginamit mo na siya, maintindihan mo na kung ano yung purpose ng button sa bawat game. So, bawat game kasi iba yung kakalabasan niyang button. Ayan. So, compatible naman yung Ipega PG9157 sa Rules of Survival. Uy, may bumabaril sa atin sa likod. Pumaril sa atin ah. May kabilis. Saan ka na? Dito tayo sa bandang likod.
Di patay siya. Nanahimik ako, pinakikialaman ako. So, kunin na natin yung drop yan. So, sa mga nag-worry guys, kung compatible ba yung Ipega sa Rules of Survival, umandar naman siya guys na maayos. Yan. So, stop ko na yung gameplay. And yung compatibility niya guys is hindi ko masasabi sa lahat ng game. So, depende siguro sa game. So, mas luma yung game, mas compatible siya dun sa controller kasi nga, syempre, hindi pa optimize yung mga ibang game. And dun sa mga mas bago, siguro by patch note siguro yan. Yan. So, sana na-inform ko kayo sa Ipega. PG9157 yan. So if you like this video guys, don't forget to like it. Kung di nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube signing out. Thanks for watching. Bye. I'm gonna go to the house.